Nagpabit-bit pa ng ano sa ating mga kabayan ng saging. Ang laki naman yan! Wow! Thank you! Ang laki-laki, fresh from the farm! Ang bait naman. Anong pangalan mo? Eddie Boy po. Eddie Boy. Kung na babae, Eddie Boy. Oh, diba? Ilang taong ka na ba pamumuna ang bigat? 23 ka na? Oh. Hindi halata, ha? Mukha ka lang 14 years old, Eddie Boy. Masiyahin si Eddie Boy, mga kabayan. No, masiyahin at hindi madamot, mapagbigay. O, kumusta naman? Saan ang bahay mo? Ito po yung bahay ko, ma'am. May asawa, binata? Meron pong asawa at isang anak po. May anak ka na? O, anong ginagawa sa buhay-buhay, Eddie Boy? Nagtatrabaho po, nagtsatsaga po. Anong klaseng trabaho? Nag-aalaga mo na po ako ng kambing. Ngayon po, wala po akong trabaho. Katapos na lang ng Pasko po. Nag-aalaga ng kambing. So, ilang piraso na ang naalagaan mong kambing? Apat lang po. Apat na? Opo. Wow. O, paano yun? Ano yung pagkain sa paano yung pagkain sa araw-araw? Ha? May bigas naman po. May bigas pa naman. O, anong, kumusta ang Pasko nyo? Ayos lang. Ayos lang. Bukas, bagong taon na. Kumusta? Kahit kung meron paganda naman po, yun, makakapaganda. Pero pag wala po. O dapat ito, ibinta mo na lang para meron kang panghanda bukas. Huwag mo nang ibigay sa akin. Hindi, sa'yo na po yan. Wow, talagang ako yung napapahanga talaga. Kahit saan tayo magpunta, mga kabayan, talagang merong mga katutubong itas na tulad nila na talagang mapagmahal din pag merong makita sila. No, yung iba nga, nakita nyo naman. Kahit gabi na talagang hinahabol pa tayo kasi magpapauwi sila ng mga pananim nila, mga kalakal nila, nagbibigay sila. Kumbaga, lagi lang sinasabi, tikman nyo yung aming pinagpaguran, yung aming produkto dito sa kabundukan. So, isa si Eddie Boy doon sa nagbigay. Okay, punta tayo sa bahay nyo. Saan ba bahay mo? Tara. Okay, so ayan mga kabayan, no? Si, ito yung bahay ni Eddie Boy. At ngayon, nandito tayo sa loob ng bahay nila. Ito ang asawa mo. Anong pangalan mo, be? Mary Grace po. Mary Grace. Ilang taon ka na? 17 po. Oh, sabi ko na nga ba eh. Medyo bata pa. Ilang anak yun na? Isa po. Isa na saan? Ando po sa loob. Natulog po. Ang ingin natin, natutulog pala. Ilang buwan? Ilang taon? Mag-iisang taon na po. Mag-iisang taon. So bago pa kayo magsama? Oo. Oh, bali, isang taon na po. Tsaka limang buwan po yun. Isang taon? Tsaka... Opo, limang yung, buwan kayo nagsama. Hindi, yung anak. Ay, yung anak nyo. Opo. So, kailan kayo bilang mag-partner? Ha? Ilang taon na kayong mag-asawa? Tatlong taon na. So, ilang taon ka nun? 14. Tapos, ano po, 20 po. Saan kayo nagkita? Ano po, nakaklase ko po yan. Tsaka, yun, tumigil ako sa pag-aaral. Nakachat ko po siya. Tumigil ka sa pag-aaral. Kaklase mo siya. Tapos nag-stop ka sa pag-aaral mo. Tapos siya continuous. Tapos nakachat mo siya. Ganon. Hindi mo na tuloy yung pag-aaral mo, be, Grace. Tapos ka na ng high school. Opo. Oh, wow. Very good. At least natapos mo. No, hindi ka kulot, diba? Unat ka. O, nakikita ko yung buhok mo, no? Unat ko. Oh, anong probinsya mo? Tarlac po. Tarlac. Ka pinanganak. Bakit magkaklase kayo? Saan ka nag-aral, Eddie Boy? Dito po ako nag-aaral po siya dito kasi yung tatay niya po, caretaker dito, nagbantay ng... Ayun, kaya nagkatagpo kayo. Kasi nagtaka ko, Tarlac siya, tapos nandito ka sa kabundukan. Yung pala, caretaker yung tatay niya dyan. At tamang-tama naman, dito na kayo na nirahan noon at dito na rin nakapag-aral. O kumusta na ka naman dito sa tirahan ng mga katutubong itas natin at ngayon napangasawa mo ay itas din. Kumusta ka naman dito? Ayos naman po. Ayos naman? Opo. Mababait sila ano? Opo. Mapagmahal? Opo. Mapagbigay? Opo. O kasi yan ang masipag, unang-una, sa higit sa lahat, masipag. Opo. O kasi yan ang madalas ko nakikita sa kanila. Napakasipag.
No, despite doon sa hirap ng pinagdadaanan nila sa kabundukan, pero yung smile nandoon pa rin. Okay. Lagis lang masaya, ano, Mary okay. Grace. Oh, pero siyempre isa pa ang anak. No, hindi pa masyado damay yung hirap ng buhay. Pero tama lang yung ginawa nyo na iisa muna. Yes. Saka muna magdagdag pag medyo okay-okay na yung buhay-buhay. Okay. Pero bilib ako sa inyo ha, nakapatay na kayo ng bahay at nakayero pa. Ako po yung nagtayo mag-isa ko yan. Oh, wow. Kaya talagang sipag at tsaga lang talaga dito mga kabayan. Biro nyo ha, hindi pa ganun katagal yung pagsasama nila. Pero at least, no, nakapatayo na sila at nakayero pa at sarili lang bahay. Hindi sila nakikipisan. Kahit medyo maaga nag-asawa, no, pero kaya nilang gampanan yung obligasyon kung ano yung obligasyon sa mag-asawang ito. O, bukod doon, ano pang ginagawa Idiboy sa buhay-buhay? Nakikipagtrabaho lang po din sa baba. Minsan, construction. Construction. Tsaka minsan, magpasto ng itik po din sa baba. Magkano naman ang bahay doon pag nagpapasto ng itik? Pag sa isang buwan po, depende po sa dami ng itik na minsan. May 4,000 kada isang buwan. Buwanan. Tapos, kumusta naman din ang mga pananim nyo dito, Idiboy? Meron ka rin sariling pananim? Nung gabi po, kaso naani ko na po nung ano, nung nangailangan po ako sa walang-wala po. Wala na ingay. At saka may nagbalita sa akin, Idiboy, na magaling daw kayo mag-rap. Opo. At nakikipag laban kayo ng rap. Totoo ba 'yon, Idiboy? Opo, nakikipag contest po. Paano nangyari? No, paano mo natutunan yung pagra-rap? Saan nagsimula? Paano nyo nagagawa? Nung bata pa po ako, binigyan po ako ng nanay kong keypad na cellphone galing sa Muslim. Tapos wala naman po ako alam cellphone, edi may memory card naman. Hindi, nagpa-download ako ng mga kanta, yun, nakikinig po ako ng mga ano. Natutunan ko yung rap na makinig ako ng kanta. Ako maganda yung rap, ha. Yun po, pinag-insayo kong nagpatuloy na po ko, unti-unti natuto. Wow, tapos sa pakikinig lang? Opo. Wow, bukod doon sa pagra-rap, gumagawa din kayo. Kasi di ba usually sa mga rapper, nagsusulat yan sila. Ganon din ang ginagawa mo? Marunong ka din? Marunong magsulat. Magkanta po. Wow, pwede bang? Kahit na mayroon pa kakayanin. Ginawa ko po yun. Tsaka yung salamat guro. Ginawa ko rin po yun. Ginawa nyo rin. Opo. Pwede bang sampulan mo kami? Simula ng bata pa ako ay laging natutong makinig sa mga radyo at TV, manood lagi at sa mga movie. Yun ang nga nagpatuloy nagsusulat ng mga panibago at ako'y nagulat nung natutong na nga umakyat sa entablado, marami nang umanga. Ediboy di Mesa na kilala dito sa Pampanga. Rapper na kulot, di ko kinaiya. Ako'y isang katutubo kahit medyo ganito. Kakayanin ko lahat sa irap ng eto to kahit buhay na ganun. Pilit ko pa rin titiisin, kaya ko na maalin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat nga pala, binigyan mo kong tamang araw at pagkakataon. Salamat nga pala sa iyo, di na to magbabago itong awiting ko sa iyo. Thanks so much. Breakdown. Oh, ganun. Wow, ang galing naman. Tama yun. Yung aminsay mo doon sa rap mo, talagang tama, maganda, bagay sa iyo. Kasi kahit anumang lahi sa mundong ibabaw, no, anumang itsura mo o anumang katayuan sa buhay mo ay hindi dapat kinahihiya. Okay. 'Di ba? At patuloy mo lang, mukhang may mararating ka, Idiboy, din napakagaling mo ha. Kasi ang pagra-rap ay hindi basta-basta, no, hindi sinasa ulo 'yan, tumatakbo ang utak mo, iniisip mo kung anong bawat bigkas mo, iniisip mo yan. Opo, bago, kumbaga, ibig ko sabihin, bago mo bigkasin, iniisip mo na yan kung anong kasunod doon sa magkakatugma doon sa nauna mong sinasabi. Ganun po mga kabayan. Ang labanan ng mga ganyan, rapper, grabe yan. Matalas ang pag-iisip yan. Diba, Idiboy? Oh, wow, ang galing naman. So, ibig sabihin, sumasali ka pag merong mga patimpalak ng mga ganyan. Opo, sumasali naman po sa mga patimpalak na pag sa ano po, kunwari contest, yung Go Talent. Sumasaba ako, kayo. Opo, makikipag-chat na lang sa tropa ho. Sa ano, listan nyo ako. Wow. Ganito yung ano. So marami ka ng panalo.
Hindi na, natalo po ako nung una kong pagkikisama eh. Hindi na po ako nakisama. Natalo rin po ako sa Dokyo Bata. Pero, ah, talagang lumalaban kayo. Pero nasa top 10 finalists kami. Dokyo Bata, nakilala po kami. Tsaka nasa LTV, PIO Pampanga. Ay, naano na kayo. Wow. Ang galing ha. So panalo kayo doon. Opo, ngayon lang po kasi natanggal yung reactor ko eh. Pero pag ano po, mahirap po kasi yung studio rito, tignan mo po bahay, maingay. Oo, tama. Kaya no, di po nakakapaggawa. Nakatanggap po ako ng ano po, Dokyo Bata, dalawa po. Dalawang trophy? Opo. Dalawang trophies? Wow, nasaan na ngayon? Nasa ano po namin, sa awak po ng school. Ah, kasi sa school. Depend po kasi. Oo, kasi ganun naman talaga pag sa school. Siyempre, ang awards lahat ay nasa school iiwan. Oo, maiiwan po talaga. Oo. Pero ano po, nasa depend ka na nun po na ikaw yung co-talent po. Wow, ang galing mo ha. Ayan, nagising na yung anak niya. Ito po. No? Ayan nga. Wow, ang gwapo. Okay, sige. Ano yung pinanglalaban mo nung nanalo ka, Eddie Boy? Anong pyesa yon? Anong rap yon? Yung pag kumakanta po kasi ako, pag yung mahirap ang buhay ng katutubong ay ta, kakayanin natin tong magtyaga, sabay-sabay iwagayway ang ating mga kamay, kahit na mahirap ay kakayanin, tiniis ko ang lahat, kahit na ako irap, sa aking pagsumikap patuloy ang pangarap, pangarap sa buhay upang maging makulay na to, hindi to magbabago, yan ang aking napangako, patuloy na gumubay sa aking paglalakbay, pangarap kong sumakay sa agos ng aking buhay, kaya mga kapatid, sabay-sabay wagayway ang kamay. Mahirap ang buhay ng katutubong ay ta, kakayanin natin tong magtyaga, sabay-sabay iwagayway ang ating mga kamay, kahit na mahirap ay kakayanin. Wow! Kaya napamahal sa iyo si Mary Grace, tama? Si Mary Grace? Opo. Kasi dahil sa mga rap mo, dinadaan mo, yung panliligaw mo, dinadaan mo na lang sa rap. Paano mo ba niligawan si Mary Grace? Nakarap din? Niligawan po na. O, ano siya? Yung nagka-ilaban. O, paano yung niligawan? Love din ako. Yung, anong kinanta niya sa kanya? Tinapot ko na po sa kanya na pwede magligaw. Yun. Paano? Paano pagsalita? Mary Grace, pwede bang maligaw sa iyo? Ganon. Trap din. Oh. Ang sagot ni Mary Grace, anong sagot Mary Grace? Pwede naman, yay! Halika na! O ganon, sama na tayo, gawa na tayo ng bebe. O ganon. Wow, kaya pala napamahal mo si Mary Grace dahil napakakanta at napakatalinto na katutubong itas natin. Ang dami ko rin na-meet mga kabayan na mga katulad ni Eddie Boy na talagang ang galing kumanta, no, mga bata pa pero ang gagaling. At ang daming talento, no? Ang daming talento. Kaya dapat ipagpatuloy mo lang, Eddie Boy, ano, malay mo, 'di ba? Isa ka sa magiging isa ka sa mga katutubo na makilala, no, sa buong mundo na magaling mag-rap. Andito tayo dito sa Sagingan, maraming mga tao na sa akin napatingin, yan na pa maala ko sa'yo, kaya binigyan po kita ng Saging para sa iyo to, Lori Aquino, kaya saludo po ako sa'yo, dito kami nakatulong po kayo, dito sa katulad ko, eto na po yung awitin para sa iyo, dito sa bundok kinilala nyo, Eddie Boy Dimesa sa El sa pangalan ko, kaingian at katangian sa akin na talento kong dala, sa pagrarap maraming napala na pasaya, mga kabaraan ko iba, di pa rin ako naiiya, ilang beses madapa, ilang tatayo pa rin akong muli, di ako susuko para makamit mga pangarap na minimite, salamat nga pala sa'yo Panginoon, binigyan mo kong pagkakataon, no, pang bumago pang muli,
Salamat din pala sa mga araw at gabi na binibigay mo na palagi. Laging may tiwala sa iyo, di na to maglalao, di na to magbabago. Kahit makasalanan din ako, ang bata na kinaanghaan ng iba. Rapper at unti-unti ay makilala nyo sa social media at makilala ng iba. Nakisali din sa dokyo, bata nga pala. Kaya marami pong salamat dahil kahit na papano kinasama kayo, hindi pa rin ako naiiya. Umakyat sa entablado, makilala ng iba. Pag ako ang nag-rap, marami sa aking umarap. Palakpakan ng lahat, bago ang lahat magpapakilala pala. Ako ang tunay kong pangalan, Justin, kinilala ng iba. At marami sa akin nagtaka, rapper na isang kalumong ay tanga pala. Dito nasa Sagin, balikan ang kwentong to, ang kwentong panibago. Nakarating po kayo, salamat sa iyo, Lori Aquino. Saludo po ako. Wow. Lori Aquino, Talita, salamat nga pala, walang sawang umaakyat sa kabundukan para meron maitulong sa mga kabataan na ita. Marami pong salamat sa mga suporta, hindi ka nagsasawang umaakyat kahit paulit-ulit nga pala, napamaal ka na rin sa mga katutubo. Lahat sa'yo natuto, na eto pa rin sa'yo na pagmamaal, walang labis nga pala sa'yo. Salamat nga pala sa katangian na binibigay sa'yo ng Panginoon, pinag-isipan mo ngayon. Salamat nga pala dahil tinugon mo tong araw po ngayon, magbabagong taon. Salamat sa Pasko at salamat din pala sa iyo dahil Happy Merry Christmas sa iyo. Salamat din pala sa iyo, marami pong salamat sa mga tulong mo. Di na to magbabago, kayo ang simbolo ng awit kong ito. Kinilala mo pangalan ko, saludo po ako. Thank you. Oh yeah, Eddie Boy, salamat din sa kanta mo. Narinig ko ang pangalan ko, kaya break it down. Break it down, music. Tara, galing mo, Eddie Boy, ah. Ano, laban yan, ang profesional, kahit saan. Laban agad, sabak agad. Ang galing. Ayan, si Eddie Boy na nagbigay sa atin ng isang buwig na saging. No, lahat ginagawa dito, no. Kung walang construction, nag-alaga ng kambing, nagtatanim, yung saging sa kanya po yung mga kabayan, kung ano-ano na lang. No, napakasipag. Napakasipag, walang reklamo, walang kapaguran, at hinandugan pa tayo. Talento, mga kabayan. Talented po, mga kabayan. Kumbaga, multi-talented si Eddie Boy. Kaya, syempre, dahil talented si Eddie Boy, nilalamig, bigyan din natin ng pa-jacket. Thank you po. Oh, pa-jacket. Maraming po salamat sa tulong niyo po. Oh, bilangin ang pa-jacket kung magkano. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5,000. Thank you. Napakabait niyo. Napakahusay mo, no? So ngayon, ay gusto namin na mapasaya din namin kayo. Kahit papaano yung bagong taon nyo bukas, magiging masaya pa lalo, no? Dahil may bonus lahat ng sipag at tsaga mo dito sa kabundukan. O masaya si Eddie Boy? Masaya po. Ha? O anong plano bukas? Oh, thank you so much. Thank you. Thank you, Eddie Boy. O ngayon, Eddie Boy, magpasalamat ka. Kailangan pamamagitan ng pagra-rap. Salamat sa 5,000 na binigay mo. Andog ito para sa pasmamas ko. Bagong taon para sa'yo. Ito nung gawitin ko na para lamang sa'yo. Di na to magbabago, hindi na to maglalao. Sana ka palang po, sana po pagbabalain tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na po para sa iyo ngayon. Lori Aquino, Talita, marami pong salamat sa 5,000 at naayuda dito sa upang kami ay mas portaan ng aming pamilya. Marami pong salamat. Thank you so much nga pala. Break it down. Break it down music. Walang anuman, Eddie Boy. Huwag mong problemahin. Bukas mo na bayaran yan ang 5,000. Magiging 6,000 yan, Eddie Boy. Kaya gumawa ka ng paraan para bukas mabawasan ang utang mo. Break it down. Break it down? Utang pala yun. Salamat sa saging, ha? Ayan.
Maraming salamat po sa inyong gininto ang puso, Ma'am Mitch Barbara ng USA, na walang hanggan ang pagmamahal sa mga katutubo nating Aitas. Napagod na ako. Ayan, maraming salamat po sa inyong ginito ang puso na Ma'am Mitch Barbara, puso na may pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw, na maibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, na maibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganon, marami po tayong mapasaya na tulad nila. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye. Bye, 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 bye. Ingat po. Ayan.